Hello to my viewers, may gagawin akong DVD. Ang problema, ayaw mag-open. Nagkukomand naman siyang open-close pero ayaw bumukas. Ay, pa-power restart natin. Power on natin. Power on. Yan o, close. Pag i-open mo siya. Yan, go-open. Ayan, open. Pero hindi siya bumubukas. Ayan. Buksan natin. Ngayon, ituturo ko kung paano yung tamang pag ayos na mechanical. Sira nito mechanical. Madalas, ayaw mag-open. Yung sumimiari kasi minsan, kahit anong open gawin niya, nakalagay lang open pero ayaw bumukas. So ngayon, ikakalibrate natin. Ayusin natin yung mechanical. Una, tatanggalin yung tornimeter nito dito yan eh. Unang gagawin nyo, yan. Unang gagawin nyo, tatanggalin nyo to. Yan, tatanggalin nyo to. Ito yung ano sa spindle motor natin. Ito yung motor. Kung saan nakalagay yung bala. Ito yung bala eh, ano. Spindle motor tawag dito. Tapos ito yung cover, may magnet sa ilalim. Yan. Yan, tatanggalin nyo to. Pagkatanggal nito, kailangan tanggalin nyo to kasi ilalabas nyo itong tray. Itong tray mechanism nyo ilalabas nyo. Yan. May apat na tornilyo dito yan. Yan. May tornilyo dito yan. Apat na tornilyo. Isa, dalawa, tatlo, saka apat. Yan. May tornilyo yan dyan, apat. Tatanggalin nyo, tapos ilalabas nyo to. Ngayon, meron dito yan lock. Ayan, lock ko. Ayan. Hihilaan nyo to para umano yun. Yung sa ano to, manual. Hindi tayo gagamit ng electronics, kundi ma-manual natin. Ang mapapansin mo, ito na yan. Hihilaan mo yan. Lalabas to itong tray. Para mahila mo. Kasi pagkaganyan, nakalock to eh. Pagkaganyan mo siya, hindi mo yan mahihila. Kasi iba talaga, yung mga customer, pagka ayaw lumabas itong tray, nihila nila ng ganun. Di ba, huwag mo kasi kadalatan. Nadideform tuloy ito. Nagkakaroon tuloy na mas malaking problema. Ang gagawin mo, bubuksan mo, tatanggalin mo yung apat na tornilyo rito. Yan, isa, apat na tornilyo yan. May tornilyo dito yan, apat. Nasa loob. Tatanggalin mo siya. Pag natanggal mo na yung tornilyo, kakalabitin mo ngayon to. Meron dito ano yan, ano. Plus up natin. Yan, ito. Kakalabitin mo ngayon yan. Yan, gaganyanin mo siya. Oh. Ito. Yan. Kasi nakalock na siya eh. Yan. Kasi pag ginanyan mo yan, hindi mo mahila yan. Huwag mong prepare sa inline. Kailangan, meron dito ang technique na ginagamit. Ito, gaganyan mo siya. Ngayon, pag natanggal na yung lock, bababa itong lens na to. Kasi pag gaganyan, ano yung procedure niyan? Pag lalabas itong, ano, tray, open close tray niya, ito, tawag dito. Tray, nilalagyan ng bala. Yan, nilalagyan ng bala. Pag sa ganyan doon, maglalock bigla yan eh. Bago ganyan. Pag i-close mo na siya, sasagad bigla yan. Pak, yan, tutunog. Tapos hindi mo na siya mahihilang. Ayun, nakalock na yan. Pag mong pupwersahin, gawin mo, ito, meron yan ditong sikreto. Ito, ito, ano na yan, yan. Ayan. Yan, nakaganyan, no? Di pa nakano yan. Hihilain mo ngayon to. Pakanan. Yan. Kaya pag hinila mo to, dapat bumaba to. Kasi pagbaba nito, saka lang lalabas ngayon yung ano, saka lang mag-open itong tray na to. Kasi kadalasan, bakit ayaw mag-open, minsan pag stack up na to, ayaw nang bumaba ng ganun. Hindi talaga siya mag-open. O kaya naman, pag mabagal naman yung open niya, dandan, yung ano naman noon, yung belt sa loob ng motor niya, sa open-close motor niya, medyo unat na, papalitan mo yun pag mabagal.
Yan gagawin mo kasi hindi mo nga yung mabubuksan ng ganyan. Ito hilain mo to, ito yung may sikreto ano yan, ano. Ito. Hihilain mo yung ganyan, ano. Yan, tapos bababa ngayon itong sa mechanism ng lens niya. Spindle motor, bababa ngayon yun, pagkaganon siya. Atos pababa. Saka mo ngayon itong mahihila, ano, hihilain mo na siya ngayon. Saka mo na siya ngayon mahihila, yan. Yan, saka mo na siya ngayon mahihila. Tapos, tapos may lock dito yan. Yan, may lock dito yan. Anuin mo siya. Ano sila nanihin mo? Ngayon dito, tuturo kong paano pagtanggal nito. Ngayon dito, may lock dito yan eh. Dito may lock dito yan. Ayun yung lock dito, iusob nyo ganun, kakalabitin nyo siya. Ayan. 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 May lock dito yan eh. Ito. Ayan. Ito may lock dito yan. Ayan. Ayan o. Kailangan tatanggalin nyo yung, iusob mo lang yung lock dito. Para magano. Ngayon, ito na siya. Tinanggal niya na yung open close tray niya. Kung mapapansin niyo, maluwag na yung goma. Oh. Luwag, oh. Yan, isasaksak natin. Yan, power on natin. Yan, nag-on niya. Pansin nyo yung mechanical natin, eh, no? Open yan. Tapos, pag i-close mo siya, ano, papansin nyo yung under na mechanical, eh, no? Pag i-close mo siya, yan, pabalik naman siya ngayon, babalik. Ito yung mechanical niya na nagano para ay open siya, i-close natin, close. Yan, ay, yan. Yan, no? Ayan, tapos ilaw yung lens. Ganyan na ano niya, ibig sabihin, okay pa yan. Pag ganyan kalakas ng ilaw, okay pa yan. Tapos, pag i-open mo siya, titingnan mo yung mechanical. Pag open siya, yan, mabilis, di ba? Open yan, tuloy-tuloy yung open niya kasi nga, wala siyang ano yung tawag dito, yung loading tray niya. Kasi may mga switch na tinatamaan yung loading tray natin. Yan, naka-open siya, i-close natin uli. Yan, close. Ito, pag i-close mo, yan, ganyan, no? Ibig sabihin, okay yung ano niya, yung motor, yung open close motor natin, okay kasi pansin nyo, tumatakbo siya, i-open natin ulit, i-open natin. Pag i-open natin yan, iikot yung motor natin. Kadalasa kasi dito nagiging daylan yan, itong belt na to, maluwag. Minsan umiikot itong open close motor natin, ang problema, hindi naman na kayang hilahin yung pulley nitong sa may ano niya, loading tray mechanism niya, kasi nga, gawa dito sa motor na to, ay sa belt, yung belt na to, na nakakonect sa open close motor. Ito open close motor. Tapos ito spindle motor. Tapos ito sa servo. Servo motor to. Ngayon susubukan natin palitan. Subukan natin palitan yung belt. Tingnan mo. Malayo. Malayo na siya. Ganito lang pagpalit ng ano niyan. Ganito lang pagpalit ng belt. Yan, ganyan lang pagpalit niya. Yan, i-open close natin. Yan. Yan, nakano yan. Open niya kasi patulak eh. Tapos top close. Yan. Tapos pag angat niya, saka niya iilaw. Paano ba mag-test ng ano, motor? O ganito. Nakapatay yung DVD natin. Tuturo kong paano mag-test ng
Motor Osera Ubo, nakapatay DVD natin. Kukuha ka ng analog na tester. Ta-times one mo siya. Ayan, times one. Ayan. Tapos, ngayon ituturo ko kung paano mag-check ng mga motor. Ng mga motor niya. Kasi motor nito, tatlo. May tinatawag na ito sa open-close motor to. Sa ano niya. Open-close tray niya. Ito naman, motor sa para sa spindle motor para sa ano niya, bala. Saka ito yung servo motor. Yung manggagaling ng board. Ito servo motor to. Ngayon, ganito lang pag-check nyan. Yung tester mo, analog, kailangan naka times 1. Tapos, i-ano mo siya rito. Yan. Ito kasi may ito motor na to. Servo motor. Ito yun, oh. Yan. Ito yan. Nakakabit siya sa pinaka main board natin. Kasi pagka nag-command ka ng ano, abo, nag-padala na ng signal yung ano mo, DVD papunta ng board, ipapasa niya naman dito sa motor para maglaro yung motor natin. Halimbawa, pag may nahanap yung laser diode natin na yung sa ilalim ng CD, pag may nahanap dito yan, may nahanap na ilalim ito, may na tinatawag na track and pits yung tinatawag, kung saan nandiyan yung mga naka-record ng mga kanta, MP, in mga movies, pabasahin ngayon ng lens sa pamamagitan ng laser diode. Yung laser diode, ayan yung nagpo-focus siya. Yung kulay pula na sumasabog ng liwanag. Ayan yung laser diode yun. Inahanap niya yung ano, track and pits na nakalagay sa ilalim nitong si plakang CD na ano, DVD natin. Ngayon, ipapasa niya nga rito sa MPEG module natin. Tapos pabalik. Ngayon, pagka meron na, inahanap, ito yung naglalaro-laro dyan eh. Ito yung motor na to. Kaya mapapansin mo, pag naghanap yan ng ano, track and pit, ay yung mga track sa ilalim, gumaganyan siya, ganyan yan. Nahanap niya yung, tapos, babalik naman siya. Wag ka, naglalaro-laro lang yan eh. Yan. Ganyan lang ang pag-check niya. Ayan, ganyan lang. Tapos, ito naman yung spindle motor. Ganun din ang pag-check niya. Times one din. Kasi kadalasan ito, ang sira nito, mabagal lang ikot eh. Ano, mapapansin nyo, umiikot siya. Ito na lang. Ito, nilalagyan natin ito para makita nyo lang. Ito yung spindle motor. Meron ako mga reserve nito kasi kadalasan nito, ang sira nito, mabagal na yung ikot. Pero kailangan, makita nyo muna yung lens nyo kung malakas pa yung ilaw niya. Pag malakas pa yung ilaw niya, kadalasan itong motor, mabagal na yung ikot. Kaya meron ako reserve. Ganito lang pag-test nyo. Times one mo siya. Yan. Tapos, yan, tester na analog. Ayan o, mapapansin nyo, umiikot na siya. Ayan. Ganyan lang ang pag-check ng motor. Kailangan yung tester mo. Kailangan dito lang ang palo ng tester mo. Ayan, gandito lang. Kasi pag sumagad dito yan, sira na yung motor mo. Eh, mas lalo kung dito, short tip na yung motor mo. Dito medyo may tama na. Kailangan gandito lang.
Pag ganito lang ang palo sa time zone, ibig sabihin, okay yung motor mo, good na good yung motor mo. Kaya pag pumalo dito yan, palitan mo na, eh mas lalo dito. Kailangan ganito lang, pinakamagandang takbo ng motor, yung dito lang ikot niya. Yan, oh, ulitin natin. Yan, ganyan lang yung ano, oh, ganyan lang yung resistance niya. Mapapansin niyo, no? Oh. Ganyan ang pag-check ng motor, ta times 1 mo lang. Ayan. Ibig sabihin niya, good yung motor. Kasi pag dito, nangalatin ng resistance sa tester, medyo mabagal na ikot niyan. Pagdating naman dito, shorted na yung motor mo, hindi na siya iikot. Ngayon, punta naman tayo sa ano, sa isang nila kung bakit nag-notice yung DVD natin. Ang una-unang gagawin niyo dyan, una-una, kadalasa kasi na-stock, sabi nga mismo ng mga customer, ginamit pa nila ng mga nakarambuan, tapos pinahinga, na-stock. Nung gagamitin na, ayaw na magbasa, nag-notice na. Unang-una, ang gagawin nyo pagka pupuktan nyo muna siya, siyempre, tapos, una-una, titingnan nyo to, itong, ano niya, mechanism niya sa battery, sa lens. Kung naglalaro lang, katirasan nito kasi umido na yan eh. Ang gagawin nyo, isa rin sa dahilan to kung bakit nagnunodis din nagbabasa. Naka-steady na stack up na to. Minsan nakakapagbukas ako dito, may mga kalakalawang na dito. Mga kalakalawang na kailangan kasi ito. Kasi kailangan ito, naglalaro-laro dapat to eh. Kasi gagawin nyo, kukuha kayo ng bulak, tapos kahit alcohol na lang. Alcohol yan, alcohol. Ilalagay nyo dito sa bulak. Tapos lilinisin nyo yung railing nya. Ito. Ito, lilinisin nyo itong railing. Yan, ganyan. Huwag nyo lalagyan ng alcohol yung lens, ha. Huwag nyo lalagyan ng kahit anong chemical. Yan. Tapos ito, may ano yan dito. Yan, hilahin mo lang yan. O kaya dito, yan. Ganyan mo lang siya. Kakalabitin mo lang. Dandaan lang. Tapos, saka mo lilinisin to. Yan, kailangan matanggal yung mga kalakalawang dyan. Yan, ganyan, kahit yung makikita mo may umido. Yan, kakalawitin mo lang siya. Tapos, ganyan lang, lilinisan mo lang siya ng alcohol sa kabulak. Yan, kailangan matanggal yung libag dito sa railing na to. Kasi itong railing na to, sa'yo yung naglalaro-laro ng ganyan para hanapin yung track and pitch sa ilalim ng CD natin. Kasi pagka hindi gumagalaw-galaw to, matigas, wala siyang mahanap na signal. Eh. Naghahanap na signal yan sa pamagitan ng laser diode. Laser diode kasi, sasabog yan sa pinakailalim nito. Ayan o, naghahanap yan na may mababasa. Hanggat wala siyang nababasa, ito, galaw lang yan ng galaw. Ayan o. Kasi ano to eh, ang trabaho nito kasi, itong ano na to, mechanism na to, yung siya yung naghahanap ng ano, yung tinadaanan ng laser diode natin para tumulong sa ano niya, mechanism para dapat ito, madulas siya. Ayan, ganyan. Linisin nyo lang maigay na matanggal yung mga umido. Kasi pag na-stuck yung DVD nyo, kasi dali nyo pa sa paggawaan, simple lang naman gawin. Buksan nyo na lang, tapos dandaan lang. Kahit nyo natanggal din yung tray dito, iusog nyo lang, tapos pag nakikita nyo na to, kaya nyo nang abutin ng ano nyo. Linisin nyo kasi kadalasan, ito nagiging dahilan eh. Ayan. Kahit yung ano lang, o kung meron kayong BB oil, lagyan nyo nyo ng oil. Huwag naman yung sobra-sobra, yung lagyan nyo lang sa bulak. Para hindi naman sumobra yung pagkakalagay. Yan, ganyan lang. Tapos meron yan ditong lens, ay salamin. Ang pagpunas yan, bulak lang din. Ito, bulak lang din. Huwag yung punasan ng kahit anong chemical. Ganyan lang. Kasi ito, nakakatulong ito eh. Pag malinis na yan, yan, bulak lang. Yan. Kailangan malinaw siya, yan. Tapos yung lens, ganun din, bulak lang din. Yan. Kasi kadalasan, sa sobrang tagal na stock, puro alikabok ng ibabaw ng lens, pupunasan nyo lang din ng bulak. Dandaan lang. Yan, ganyan lang. Ito kasi kailangan, malaki na kakapaglaro to eh. Yung malambot yan, di dapat matigas. Kasi pag matigas yan, yan. Pag matigas yan, wala. Mag-notice talaga yung ano natin, player. Saka ito rin. Kadalasan ito rin. Pansinin nyo ito. Baka ito. Bumagal na rin yung ikot. Kaya tinuro ko na rito paano mag-check times 1 lang.
Ganyan lang. Tapos, ito naman, paano... Ah, teka, di ko pa pala na ibabalik yung ano. Di ko pa na ibabalik itong ribbon. Ay, yung belt. Eh, ibabalik ko na yung belt. Ayan. Ayan, ganyan na. Kasi ang basic kasi ng DVD yan. Pag open ng ano, i-command mo siya ng open, bababa tong 3. Kadalasan nangyayari, ang ano niya, kahit kinlose mo na siya, notice pa rin. Kasi hindi mo mapapansin to kasi nasa sa loob. Hindi siya talaga totally nakasagad sa pinakasagad niya. Parang ano siya, bitin. Halimbawa, ito, saksak natin ha. Ayan, silaksak ko na siya yan o. Ayan, tapos ihilaw dapat yan. Wala pala yung ano, ribbon. Hindi nakakabit yung ribbon, kabit natin yung ribbon. Itong ribbon din pala, minsan pagka nagno-notice din, subukan nyo rin palita kasi minsan, bago tayo magpalit ng lens, ito muna, ribbon muna. Kasi kadalasan minsan sa ribbon lang din. Dahil ito ang sira naman ng ribbon, pagka-atras abante ng ano natin, itong lens, nagkakaroon siya ng bali sa loob. Kaya minsan nagno-notice na rin siya, pero malakas pa yung ilaw ng ano natin. Okay pa yung lens, kasi nga yung ribbon natin nagkakaroon ng bali. Kasi pag lagi siyang ano, naglalabas, power natin. Yan, nakaangat na yan. Ganyan dapat. Kasi pagka minsan, pagka close mo ng 3, hindi sumasagad to. Pag hindi sumagad to, ibig sabihin, hindi talaga siya magbabasa. Kasi kadalasan minsan nakaganyan lang siya. Oh. Yan, nakaganyan bitin. Kailangan talaga ito, nakapasok may gito. Kasi ito may tinatamaan na ano to eh. Yung dito, yung sa 3. Ito yung pinakakanal. Yan, dito, ito. Itong pinakakanal yan. Tapos gaganon yan dito. Ito. Ito tong mark na to, itong mark na to, gaganon yung 3, tapos, ayan siya, oh. Ayan, dito papasok yan, yung mark na yun, dito yung papasok, tapos pagdating dito, gaganon siya, biglang maglalak ngayon yan, kaya nga tutulungan mo na, ano, na iba pa, pagka i-manual mo siya, kasi huwag mong hilahin to, dahil pag hinila mo to, masisira, lalong hindi nagagana, kasi may ano yan dito, yun, oh. Ngayon, subukan natin ni power. Ayan o, mapapansin nyo, umilaw niya. Umilaw na. Pero pag nakababato ng bagya, hindi yan iilaw eh. Ayan, yan ang dapat ang ano niyan. Tapos, ang basic niyan. Tapos, ano natin? I-open natin. Ayan o, pa-open yan. Tapos, pag open niya, motor niya, ganun. Clockwise ba? Counterclockwise. Yan, naka-clockwise yan o. Ayan, dapat ganyan maglalaw. Dapat ganyan din yung dito yung umilaw. Okay, open ulit natin. Ayan, open. Nakalod, open natin. Yan. Bumababa ang bilis. Kasi ang sira nito, nainis yung may-ari. Minsan nag-open, minsan hindi. Gawa nga dito eh. Minsan depende. Pag umipit yung belt niya, mag-open. Pagka dumulas, di na naman bubukas. Ganyan siya, may tupak. Kailangan palitan mo itong ano to, sa open-close motor to eh, itong belt na to. Pag mabagal na yung pag-open-close niya, dito rin yun. Kumbaga, mabilis yung ikot ng open close motor mo, mabagal na kasi hindi niya nang gano'n nakano sa pulley. Ngayon, kakabit ko na itong ano. Ngayon, babalik na natin to. Ang pagbalik naman nito, ano, ito, yan. Dito mo siya tatapat. Kailangan yung tray mo nakababa. Ito, nakababa to yan. Ibababa mo siya ng gano'n. Nakababa dapat to, pag ibabalik mo kasi, ito, itong ano na to, mark na to, dito yan.
Dito yan, yan. Dito siya, dito dadaan yan. Yung mark niya dito dadaan. Ano? Ay, balik na natin. Mayroon tayo close up eh. Basta yung mark na to, ito, ito, ito. Dito yan, dito yung tatapat. Yan dito yung mark niya, dito yung tatapat kasi gaganon yung tatakbo yun dito. Tapos bigla maglalak yun dito. Pag ganyan ng ano niya eh. Ganyan yung proseso niyan. Kailangan tatapat nyo rito yan. Nakababa muna yung lens niya. Dito sa kabila wala yan. Ito lang, kasi ito sa ano na to eh, sa gear ng open close motor. Ito sa gear na to ng open close motor. Ayan, nag-lock na siya. Ayan o. Pag ano mo, nag-lock yan. Ayan, kailangan ito umangat to. Ayan, so ngayon, testingin natin kung magbabasa. Ayan, subukan natin. Ayan. Tapos ito, kailangan babalik mo yan kasi importante ito, may magnet. Bukan natin yung open close na yun. Okay, mabilis na.